Magandang umaga po. Welcome sa family ng JCOHAR, yung panibagong anak ng Diyos na dinala niya rito. So, dinadagdagan ng Diyos yung mga magiging lingkod sa darating na panahon. So, welcome sa Christian World. Okay, at this point, karangalan ko pong ipakilala ang ating butihing tagapagsilita. Siya po'y matagal ko nang kasama sa prison ministry. Siya po'y evangelist. Siya po'y dati rin gumanap na artista ng mga lumang, ano pa, mga lumang pelikula. Siya po'y dating police din po. EIIB, alam ni Ninong Lito. Ano yung EIIB? Ano? EIIB, no? Nakalimutan ko na yung meaning yun, eh, no? Economic Intelligence Investigation Bureau. Parang ganon. So, at this point, karakala ko po kasi nabe-bless po ako doon sa buhay na, ng taong ito. Siya po'y kasama ko sa San Mateo Jail, sa Taguig City Jail. Ang hindi ko makakalimutan, nung nag-water baptize kami sa mga preso, doon lang po sa isang drum. Pag inilulubog namin yung preso, natatapon yung tubig. So, sasalin uli kami ng balde. So, marami kaming nabaptize doon. Yung isa pong naibiyahe, nagkita pa rin kami sa maximum, doon siya na dinala. Kasi life na yung kanya, reclusion perpetua and one day. May one day pa, no? Reclusion perpetua. Nagkita kami, tuwan-tuwa siya dahil from city jail, napunta ako maximum, nandun siya. At ang nakakataba ng puso, siya po'y naglilingkod sa Panginoon, siya po'y nagtuturo doon, at marami na po siyang naipong libro. Wala siyang hiningi pasalubong sa akin, kundi mga babasahin. So, kaya pag pupunta ako doon, hindi damit, hindi pagkain ang dinadalo, kundi mga malilit na notes patungkol sa salita ng Diyos. At tuwan-tuwa po siya. Yun po, sabi ko, nakita kami ni Pastor Roger, ito po yung kasama ko. At kami, pag humayo kami, kanya-kanya ka rin po kami pamasahe para lang maipahayag yung ebanghelyo ng Panginoon. So, without further ado, karangalan ko pong ipakilala sa inyo ang lingkod ng Panginoon, evangelist, Pastor Roger Cope. Pastor, welcome po sa aming church na napakaganda. Siya po'y medyo mabagal na po. Pero sa Panginoon, napakalakas na po. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil salamat po sa Diyos dahil tayo'y mga buhay pa. Amen? Alam na ang kapatay na tao ngayon eh. Pero purihin ang Diyos. Sa kung tayo po ay ito ngayon, wala tayong pinagamimiti sa buhay natin ngayon, araw ng Linggo, banal na araw, upang tayo po ng mga anak ng Diyos ay magpuri, pasalamat at sumamba sa Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Ako po ay natutuwa sa Diyos sapagkat marami pala rito nagmamahal din sa Panginoon. Ako naman po nalulukong sa ibang Diyos eh. Sa ibang Diyos, kakaunti ang tao. Alam ang tao, marasa ngayon, maraming malayo ang puso sa Diyos. Sabi ko nga pa ako nag-aaral, mga walang utay na loob sa Diyos, karami ng mga tao. Ini-ignore ang Diyos. Nakakalungkot po. At karamihan sa mga tao, alam lang may Diyos. E paano po yung pagsunod sa Diyos? Tulad ito ngayon, Linggo. Isa pong dungkulin natin ito na tayo nagmamahal sa Diyos, umiibig sa Diyos, sumamba at magpuri. Pasalamat sa Diyos. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. At siya nga pala po ang iyong mga lingkod. Tama po yung sabi ni Pastor Boy. Ako po ay dating alagad ng batas. Intelligence agent sa Kampaginaldo po. Economic Intelligence and Investigation Bureau. Sa Kamaginaldo po opisina namin. Ngayon, bilang ako nga po ay lingkod ng gobyerno, bago pa ako naging alagad ng batas, masasabi ko po eh,
Siguro ako na pong pinakawalang ngayong tao dito sa balat din ng lupa. Napakasama ako po noon bago ako naging alagad ng batas. Dahil ito nga po ang inyong maglikod, siguro hindi niya nakakalam. Sino po ba nakakakilala sa ano? Kay Friend Galang, yung artista? Friend Galang? Sino nakakakilala? Pinsan ko po yun. Si Friend Galang. Ako lang po, lumabas din noon. Ang pangalan ko lang po, Roger Copeland. Alam niyo po nilabasan ko pelikula noon. Bold! Numauso yung bold. Bold po nilalabasan ko noon. Dahil pinsan ko po si Friend Galang eh. Ayun, ganun po yung mga lingkod. Pero, siya nga pala po, bago po ako naging lingkod ng Panginoon, eh, masyado pong napakasalimot ang aking buhay. Siguro po natatandaan niyo yung ano, yung si Jis Lapid, yung artista. Kami po pumatay noon. Pero hindi po ako bumaril. Yung Assist Your Boys, sino po ba nakakaalam ng Assist Your Boys doon? Tinatawag ng Big Four. Isa po ako sa miyembro roon sa Caloocan. Big Four. Kinatatakutan po yung grupo namin sa Caloocan ng panahon noon. Kaya halos karamihan ng mga kawalangian dinanas po lang yung mga lingkod. Ng panahon noon. Pero praise the Lord po, purihin ng Panginoon. Siya ka pala po ako. Ang naging misis ko po pala, Born again, napangasawa ko yung misis ko. Eh, maliit pa raw siya. Born again siya. Yung mga pangasawa ko, misis ko. Pero patay na po yung misis ko. Namatay sa sakit ng diabetes. Six years na po. Namatay. Ako po yung biyudo. Binata. Biyudo po ako. Hindi na po ako nag-asawa. At ang pinakamimiti-miti ko na lamang sa buhay ko, yung manglingkod sa ating Panginoon. Ito ay hindi alam ng tao eh. Alam niyo po, pinakamataas na antas ng posisyon ng tao, yung antay naglilingkod sa Diyos. Hindi alam ng mga tao yan eh. Pag mong sabihin, abogado ka, engineer ka, doktor ka, tapos ka ng profession mo, eh, hindi ka naman nakakilala sa Panginoon. Pero ang inyong maglingkod po, almost 35 years na yata ako naglilingkod sa Panginoon. Hindi po nag-backslide. Umakit ako ng bundok, nangangaral ako. Ako lang mag-isa kumisa, kinakain ko lang yung 5 pisong sagi, suman. Umakit pa ako sa Mount Banao, sa bundok ng Laguna. In pay po ang mga nakikinig sa akin sa inyong maglingkod, as evangelist. Ako po bilang evangelist, ang halos karabihan ko po, iniaaral yung kaligtasan ng buhay ng tao. Bakit? Eh, halos karabihan ng tao patungo ko impyerno eh. Halos karamihan. Hindi ba nung ginunawan Diyos? Ilan naligtas? 8. 8 tao. Ganun din ngayon, lalo na ngayon, ang dami ng tao ngayon. Eh, nagkasan kilala nila kuno ang Diyos. Pero ang tanong, sumusunod ba sa mga utos at karlan ng Diyos? Hindi. Kaya nga, praise the Lord, mapalad ang nakikinig at tumutupad salita ng Diyos sapagkat makakamit ang mga pangako ng Diyos. Okay, praise the Lord. Ito po, ang dapat malaman natin, ang pinaka-importanting pangako ng Diyos sa tao, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, makasama, makapiling ng atin ang ating Panginoon Diyos. Ngayon po dapat malaman natin. Nalalo sa karamihan patungong impyero ang tao eh. At saka ang tao po, dalawang uri eh. Hindi alam ba yung anak din niya ako ng Diyos? Hindi. Sa ipo ng Biblia, dito nakikilala
kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Sabi pa sa Bible, ang nakikinig ng mga salita ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Humalakpak ka mga anak ng Diyos. Nakita po. Dalawang uri ang tao eh. Hindi po inaaralin sa simbahan. Hindi inaaralin sa simbahan. Halos karamihan. Ang puro-puro simbahan. Pagpapayaman. Hindi. Anak ay napaka-importante po sa tao. Yung kaligtasan na mata mo ng tao. Hindi po isisi yung kaligtasan eh. Hindi. Hindi po isisi lamang ang kaligtasan na mapunta sa langit ang mga tao. Kaya nga po nakakalungkot eh. Ako'y nalulungkot lalo na po sa mga simbahan. Dumadan ako sa simbahan. Ang daming tao, eh mali naman sila eh. Mali ang pagsamba nila sa Diyos. Ako po, kung ako bilang evangelist po, na kung ano po ang mali, yun siya, sabi ko po, ako po'y tinawag ng Diyos upang sumalangsang at magpasubali sa mga aral na mali. Marami pong aral na mali. Marami. Tulad na lang, pagsamba sa Diyos, Diyosan. Mag-umpisal sa pare. Ba't ka mag-umpisal sa pare? Sa Diyos ka mag-umpisal. Ako po nung sumuko ako sa Diyos. Nang umpisal ako, hindi sa pare. Sa pastor, isang pastor. Nagsuko ako ng buhay sa Panginoon na almost 1986. Magpahang ngayon, hindi po ako nag-backslide. Patuloy po ako naglilingkod sa ating Panginoon. Wala ko pinagabibig sa aking buhay, kundi maglilingkod sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos, tayo mga buhay pa. Amen. Ang dami namamatay ngayon mga kampo ng demonyo. Yung mga nagdurog ha. Ang tawag ko po yung kampo ng Diablo yan eh. Sabi sa akin, nung nangarap ka ni Brother Boy sa reha, Pastor, napakabutihan niya sa akin ng Panginoon. Aga ko ang Diyos mabuti. Mabuti ang Diyos. At teka nga pala, beta dito ka sa kulungan ng adik. Nakulungan niya ako dahil ang droga ako. Oh, nagdroga ka, hindi mabuti sa iyo ang Diyos. Nagdroga ka eh. Alay ka kung matutuwa sa iyo ang Diyos. Nagdudroga ka, matutuwa ang Diyos sa iyo. Hindi ka. Ito ka kung may payo ko sa iyo. Maglabas mo ka ako rito sa kulungan, magbago ka na, huwag ka na magdroga. Yun sabi ko sa kanya. Doon lang ka kung matutuwa ang Diyos sa iyo. At ito nga pala, siya nga pala, siguro kilala niya po yung Ruyet Padilla, kapatid ni Ruyet Padilla, ni Ruben Padilla, adik po yun. Na-rehab yun. Inaralan ko po yun doon sa rehab. Sabi ko, Ruyet, ang ganda lalaki mo. Hindi ka bagay dito sa ano eh, sa kulungan eh. Parumansa ka, sabi ko sa kanya, parumansa ka. Paglabas mo ka ako, magbago ka na. Kasi ang gusto lang naman ng Diyos sa tao, magbago eh. Ilan naman gusto ng Diyos eh. Bakit? Halos karami ng mga tao, halos walang hiya, mga luko. Yan. Ako pa pragkahan magsalita, mga demonyo, halos karami yan, ang tao. Salamat po tayo, salamat sa Diyos tayo, matatawag ng born again. Tayo, nandito ngayon. Ako'y natutuwa sa inyo. Natutuwa rin ang Diyos sa inyo higit sa lahat. Bakit? Pinapahalaga niyo ang Diyos. Napaka-importante sa buhay ng tao, yung ang tao ay maging maka-Diyos. Amen ba? Ganun po, almost 30 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. Hindi ako nag-backslide. Kung saan ako nagpupunta, iniimbitahan ako magpatotoo, ganyan, naghahayag ng salita ng Diyos, sabagat ayun nga po, sabi ko sa inyo, pinakamatas na antas ng posisyon ng tao, yung ang tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Sa karami po, isa rin po ako sa ngaral. Sa EIIB, ako rin po nangaral ng mga polis doon. Dahil sabi kasi ni Jewelina na noon, Roger, alam mo yung polis ko, mga tarantado, mga walang hiya. Ako po nangaral doon sa mga polis, sa EIIB. Pati sa kulungan, sa mga Caloocan Jail, dito sa
dito sa San Mateo Jail, kasama ko ito sa Brother Boy, sa Camp Krami. Nangangaral pa ako kung saan sa Caloocan Jail, kung saan sa mga kulungan. Bakit? Halos karamihan nga po ng mga nakakulong, mga demonyo eh. Mga nakakulong. Halos karamihan, mga kampulan demonyo. Ngayon, ako na bilang evangelist. Ninanasa ako sa bawat buhay ng tao. Magaligtas. Sabagat iyo ang gusto ng Diyos. At saka ang Diyos, nilalang tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Nilalang tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Anong ginagawa ng mga tao? May iba dyan, may asawa na, nababae pa. May asawa na yun. Yung asawa ng kumpare niya, gusto pang ligawan, gusto pang maging babae. Samantalang sabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong asawa, gaya na yung pag-ibig sa iyong sarili. Mahalin daw natin yung asawa. Pero iba, ay mahal ko rin yung aking asawa eh. Nagsisimba rin ako eh. Kung araw na niyo, kasama ko yung mga anak ko. Pero may number one, number two, number three. Samantalang ibigin mo ang iyong asawa. Pag mahal mo ang asawa mo, sa kanya lamang nakaukon. Ako minsan ko sabi, alam mo niya ni, gusto ko pag ako namatay, gusto ko ako mauna. Namatay nga yung minsan ko, siya nauna. Siya nauna namatay. Kasi yung pagmamahal ko, iniukol ko talaga yung tunay na pagmamahal sa asawa. Kaya mahal na mahal ko yung asawa ko, kumari lang, pagtulog eh, masimasin mo, dadaig pa yung katulong ng asawa, babae. Dahil pa. Pero eh, mahal ko naman yung aking asawa, kumurahin, gano'n na lamang. Gano'n mga iba eh. Kung utusan mo, gano'n na lamang. Yung tunay na pag-ibig, kung mahal, hindi niukol. Yung iba naman, nagsisimburin. Pero mahal ko naman yung aking asawa. May number one, number two, number three. Sa bagay ko po noon, wala pa ko sa Diyos. Masyado rin pa ko chick boy noon. Tinatago ko yung misis ko. Wala pa ko sa Diyos sa pampanga po ang misis ko eh. Kapampangan. Ako naman dito sa Maynila, umuwi pa ako ng apartment. Apartment. Yung apartment po ngayon, dahil kinapod ako eh, ang ganda ng trabaho ko eh. Naasin ako sa Bureau of Custom. Kinapod ako. Yung apartment na tirahan ko, dalahan ko lang ng 6. Noong panahon, wala pa ko sa Diyos. Wala pa ko sa Panginoon noon. Yun. Ganun po ako. At saka no, sa loob ng isang buwan, nanganak tatlo. Nanganak yung misis ko, nanganak yung number two ko, number three, nanganak. Sa loob ng isang buwan. Sabi ko nga, kung bakla may matres, eh, siguro may anak din ako. Kasi pati bakla po, patul ako, marami na kang gusto sa akin bakla eh, mading eh. Basta may pera. Yun. Basta may pera. Alam niyo na mga bakla, gusto bakla yung midyupugi pa ako nun eh. Midyupugi ako nun eh. Roger Copeland ang pangalan ko nun. Yun. At saka, at saka rin siya, ang dami rin nababaliw sa akin ng chicks. Mga papatanda, byuda, bakla at sai. Nakagusto rin sa akin. Noong panahon nun ah. Pero ngayon, bilang lingkod na ako ng ating Panginoon at noong nag-asawa na ako, ang pinaka-ibig-ibig ko lamang, ha? Yung asawa ko, pero pagkalaw na yung asawa ko, ang tunay ng pagkina-ibig-ibig ko sa lahat ay yung ating Panginoon. Pangalaw lamang yung aking asawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Sabi ng Diyos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa at pag-iisip at ng buong lakas. Ibigin mo ang Panginoon. Sabi, at ibigin mo niya ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ang tao ngayon, alam lang may Diyos, may Kristo. Walang pag-ibig sa kapwa. Wala. Ang mga tao, wala. Basta nagsisimba rin, ganyan. Pero yung paglingap sa kapwa, wala. Tayo mga Kristiyano, marami tayong tungkulin na ukol para sa ating mga kapatid. Kapatid, marami tayong tungkulin eh. Kaya ako po magtatayo ako ng ano eh. Samahan tatay, nanay, biyuda, biyuda ng maralita.
Yung mga mahihirap. Mahihirap na maralita. Kasi sabi, tulungan ang mga byuda. Sabi sa Bible, tulungan ang mga mahihirap. Yung bang ginagawa ko, na wala na misis ko, wala akong ginagawa ko, pagtulong na lang sa kapwa, sa mga mahihirap, makapuspalad sa buhay, mga nandiyan sa lansangan. Yung bang inaano ko, nililingap ko yung mga bata, nagpapakain ako ng chicken lugaw with one hard-boiled egg sa mga bata. Mayroon pa akong foundation sa ma'am maka-Diyos, lingap kapwa sa maralita. Sa maralita. At saka pa yung Isokristo ng aral sa maralita eh. Sa mahihirap. Sabi sa Biblia, huwag na may iba magdamdama. Napakahirap pagkarating sa karina ng Diyos sa mayaman. Pero praise the Lord. Doon may kaya ka sa buhay, pero naging maka-Diyos ka, salamat sa Diyos. Mayroon naman may pera, eh walang iniintindi ko, puro pagkapayaman, pagkapayaman. Kaya sabi ng Bible, napakahirap pagkarating sa karina ng Diyos ang mga mayaman. Ang Panginoon sa Kristo po nangaral sa mga mahihirap. Dalhin ninyo sa Aba, sa mahihirap. Kaya ako po nakita yun, ang inaralaw, puro halos karabihan. Mga mahihirap, mga preso, sa bundok, yeah, NPA. At NPA, ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw. Sabi ko sa kanila. Ito nga ako. Pumalakpak nga yung nakakilala sa Diyos. Palakpak. Pumalakpak po sila. Salamat sa Diyos yung mga taong nakakilala sa Panginoon. Yung hindi pumalakpak, hindi bali po. Hindi ko po pinipilipin. Dahil may free will po tayong tao. May free will tayo eh. Kumilala ka sa Diyos, ayaw mong kumilala sa Diyos, makala ka sa buhay mo. Pero ito lamang po ang aking tanong. Tayo po mga tao, hindi tayo parang putok sa buo na umusbong na lamang. Hindi. Mayroong lumalang sa atin na Diyos. Mayroong gumawa ka ako ng langit at lupa, buwan at araw. E di lalo na ako ang tao. Ngayon, ikaw na tao, ayaw mo manwala na may Diyos. Eh, sino lumalang sa'yo? Yeah. Bahala ka ako kung ayaw maniwala. Ngayon, sabi ko, pumalakpak ka nung naniwala na mayroon Diyos. Dumami ang pumalakpak, may NPA. Nung bandang huli, nung ako nga ay nangaral ka doon sa Laguna, may NPA sa nakikinig. Yung lugar po ni Karodjer, yung NPA, Roger, patay na yun eh. Doon sa lugar na yun, umakit ba ako doon para mangaral. Mga MP, mababaho, hinahalik ako. I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Mali kita kapatid. Eh hawak-hawak na armalite. Yeah. Bandang uli, ginigitara niyo armalite. At nung bandang uli, inaaya ko na bumalik daw muli ako sa bundok ngayon, sa Laguna, para mangaral sa kanila. Hindi, hanggang ngayon hindi pa ako nakakabalik. Ito si Pastor Boy sa kulungan. Nagbabautis mo kami sa kulungan. Sa drum. Drum lang minabautis sa mga namin, tubig. Nakasama ko ito si Pastor Boy. Asa ka si Pastor Boy kung hindi lang totoo itong pastor eh. Eh, hindi ko masasabahan ito eh. Bakit maraming piking pastor eh sa ngayon? Marami. Mga bulan. Marami po. Pero ito, napatunayan kong turi ng lingkod na Diyos. Kaya rin kasama po ako sa kanya. Hindi ba sa Bible, maraming piking. Mga bulan. Salamat sa Diyos. Sa iyo, lalo ni Pastora. Praise the Lord, may Pastora ka na pakabait. Pero si Pastora, pagtsatsaga kayo rito, ang dami nyo. Oh. Sabihin nyo, I love you, Pastora. Oh, praise the Lord, palakpakan natin ang ating Panginoon. Atatawa ko eh, ni Pastora. Pero mababae, nagtsatsaga sa inyo ng mga aral dito. Puri ng Panginoon. Ayun. Ito nga pala kinakamayan ako, General Almonte. Ayan. Si General Almonte, para si Duterte, oh. Ante ba? Para si Duterte, oh. Kita mo? Oh. Siya nga pala, si Kibuloy, yung ano ni Duterte. Nakasama ko yun. Pero ngayon, ano siya eh? Iba na ang reliyon niya ngayon eh. Guwa na siya ng Jerusalem eh.
sa Davao. Si Kibuloy, yung Kibuloy ba? Ayan ako, EIIB. Ayan ako. Yeah. Kasalukuyan, very active ako dyan. Ako po ang pinakawalang yan sa opisina namin. Sa opisina namin, Campo Aguinaldo. Ako ang autoridad na pinakawalang yan sa opisina namin. EIIB yan. Mga huli ko po yan, mga baril. Mga huli ko mga baril yan. Yeah. Yeah. Sir, ito na po kakuyang ano yung mga baril na huli ko. Report ko sa opisyal. Colonel Venturina. Yeah. Yan, mga polis, sinaralan ko po. Yan. Sabi ka na ito, pinipo ko sa inyo, Jer. Mga polis, pag sinabi po, pikit, tas na kamay, panalangin. Sana, sumusunod na Diyos sa'yo. Ano po, oh. Namimigay po ka na Biblia sa mga polis, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, yan ako. Yan. Magandang lalaki pa ang inyong panglikod, ano? Yan, oh. Ayan o. Ayan o. No? Chief of Police yan, sa Malabon. Ayan. Ang kausap ko. Ayan. Estasyon ng Police Malabon yan. Mga evangelist, Roger, Kopi. Ayan mga polis. Oh. Ayan po ko sa gitna. Yan, mga polis yan eh. Ano mga polis? Dapat makakilala sa Diyos. Si ano sa karabi mga polis, mga tarantado eh. Mga tarantado, ano sa karabi. Ako po hindi na yung magsalita eh. Sabi nga sa akin doon sa ano, sa nilalantaging, sabi sa akin ng polis, Pastor, hinay-hinay lang. Mga aral. Eh, ba't marunong ka ba sa akin? Eh, ganun ako mga aral eh. Tiritsahan eh. Ganun ako mga aral eh. Ba't maghihinay-hinay ako? Sabihin mo, sabi sa Bible, sabihin mo sa kanila, huwag kang matakot sa kanila, sabihin mo sa kanila, huwag kang matakot sa kanila, kay makinig sila o hindi, sabihin mo. Ganun ba ang inyong mga lingkod? Hindi ako natatakot. Mati sa mga pare, obispo, hindi mo tatakot. Tama ako, mga pare. Course po yun eh. Hindi naman tinawag ng Diyos yun eh. Course, para man, doktor, abogado, engineer. Course, doon sa probinsya namin, sa Bicol. Bicolano po ako eh. Albay. Sino ba Bicol dito? Oh, puri rin pa gano'n. Magayon. Ganda. Ngayon, doon sa probinsya namin, ang gusto-gusto nila, kurso doon, magpapari. Sabi nung, halos kumakaanak pa yun. Anak, paglaki mo magpari ka para yumaman tayo. Sabi, para doon yumaman, tama ko pari, yaman. Pari. Oh. Kaya doon sa probinsya namin, barrio, apat na pari, ay yaman nila. Ay yaman. Bakit? Ang pari bayaran eh, di ba? Binyag, kumpil, may bayad. Kasi yung dedication ko, walang bayad yun, di ba? Libre yung pastor, di ba? Oh. President, pero kung sa pari yun, nagpabinyag ka, may bayad. Binyag, kumpil, may bayad. Bayaran sila eh. Patay na tao, pinanalangin, may bayad. Bayaran sila eh. Hindi naman sila tunay ng lingkod ng Diyos eh. Sabi ng Panginoon dito sa mga alagad niya, halik kayo, sumama kayo sa akin, sumunod kayo. Hindi naman sinabing, pumasok kayo ng kumbinto. Hindi naman sinabing, pumasok kayo ng seminaryo. Hindi naman sinabing. Nakita niyo? Kaya ang daming mali sa aral na itong ating nakagisnan. Sa bagay, hindi naman balikon po. Isa po ako sa manata dyan sa Santo ng Sarino sa Quiapo. Lumalakad akong paluhod. Walong taon akong naloko dyan sa Santo ng Sarino sa Quiapo. 8 taon. Nakikipagsiksikan ako. Lumalakad akong paluhod. Papuntang altar. Salamat sa Diyos na mulat ako sa
isang pastor. Nangangaral. Tinawag ako. Ayaw kung kilala nyo rin yun. Boy Ramos yun. Drug syndicate siya. Counterfeiter siya. Number one counterfeiter sa drug syndicate. Sa sukat. Unsearched siya sa ngayon. Pero patay na si Bishop Boy Ramos. Kilala ba sa Pastor Boy Ramos. Ang laki ng search sa ngayon sa sukat. Oo. Ang laki. Halos kasi laki nito. Jesus the Gospel Church. Doon po ngayon yung mga likod. Ang dami namin no, siguro, almost, paglinggo, siguro mga 700 kami. Mga tender. Pero hindi na po gano'n nag-umaatin doon dahil si Bishop Ramos patay na po, namatay na. Yung asawa na lang. Ang nandun ngayon. Ako man ngayon, masyado akong konsensya ngayon. Yung mga invitation po, kung saan ako iniimbitahan. Nung isang araw po, sa araw ko, sa Kalookan ako, inimbita. Ngayon, mga aral. Pero yun nga po, mag-concern ako sa kaligtasan ang inaaral ko. Kaligtasan ng tao. Dahil halos nga po sa tao, patungong impyerno. Amen po ba? Okay. Iyon na, introduction lang. Pag-aaralan natin yung salita ng Diyos. Introduction pa yun. Buksan natin ating mga Biblia. Introduction lang yun. Buksan po natin ang Biblia sa aklat ng awit. Aklat ng awit at chapter 18 verse 27 aklat ng awit. Verse 18. Ito bang sabi? Tapat ka, O Diyos, sa sino mang tapat at napakabuti mo sa taong ganap. Ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sama-sama ikaw ay malupit. Ang mababang loob ay inililigtas, ngunit ang palalo ay ibinabagsak. Yung palalo raw po binabagsak. Ibig sabihin, hindi maliligtas yung mga busado. Parang palalo. Ngayon, sa ano pa rin po? Sa aklat ng awit, 91 pa rin. 91. Verse 14 up to 16, ang sabi, ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahin ay sasakuluhan. Aking ililigtas ang bawat sa ay prarangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpala ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamunlay kaligtasan. Yumuko po tayo pumikit. Nanalangin lang po ako. Ama namin Diyos na makapangyarihan ka. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, buong puso po ako nagpapasalamat sa iyong mga salita. Naming nabasa, Panginoon, na aming pong pagbulay-bulayan. Naway makindal sa aming puso at kaisipan ng iyong mga salita na aking pong dadalhin sa mga sumandaling ito at magsilbing pagpapala po sa aming espiritual na buhay upang kami nga po ay makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito pong aking dalangin ng mga Diyos sa pangalan po ni Kristo Jesus, magsasabi kami na Amen. Okay. Palakpakan natin ang Panginoon.
kaligtasan po ang ano ito. Ang Diyos po eh, may tinitingnan sa atin. Tinitingnan ng Diyos yung katapatan natin. Tapat ko Diyos sa sino mong tapat at napakabuti mo sa taong ganap, sabi, ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngun sa masama, ikaw ay malupit. Malupit din po ang Diyos eh. Marunong din po manggalit ang Diyos eh. Halos karamihan, mga aral, ay, lumapitan niya kayo sa Diyos. Napakabuti ang Panginoon. Eh, marunong po manggalit ang Diyos eh. Sabi, ikaw ang Diyos matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sino mang ang gaway linsad. Yung gaway linsad, ibig sabihin, yung gawa ay mali, kasalanan. Galit ang Diyos. Napupot ang Diyos sa kasalanang gawa-gawa ng tao. Ang iyong abang lingkod po, simula nung mabunagin po ang iyong abang lingkod, sabagay, hindi naman tayo totally, hindi naman kakasala. Pero wala akong pinaka-nais-nais sa buhay ko, kundi ang mga pamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang ililigtas lamang po ng Diyos, yung mga banal. Sabi ng Biblia, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. O ngayon, tanong, ang mga tao ba banal? Ako po ang binipinisyon ko sa kabanalan ay iba. Ang kabanalan po ay hindi yung palasimba ka. Hindi yung nagrosaryo ka. Nagnunubina ka, hindi po. Ang kabanalan po ay kalinisan ng puso't isip at damdamin ng tao. Amen? Bakit? Ang sabi ng Biblia, mapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun ang maliligtas. Yung malinis ang puso. Tayong mga tao, pag namatay tayo, tayo ka, bangungutang, may namamatay. Eh, paano kang puso natin di malinis? Namatay tayo. Hindi po isi-isi yung kaligtasan. At saka ang magsabi nito, si Jesus Christ ang sabi, magpakabalal kayo sapagkat ako'y banal. Pag tinanggap lang natin si Jesus Christ, banal na. Hindi, magpapakabanal tayo. Si Jesus Christ ang magsabi. Kaya nga sabi ko, kalinisan ang puso't isip at damdamin ng tao. Ngayon, ang Diyos nga po ay marunong magalit. Bakit napakabuti ang Diyos, marunong siya magalit. Sabi nga rito, sa Roma 11:22, ang sabi, dito'y makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ng kabagsikan niya. Mabagsik po ang Diyos eh. Mabagsik siya sa mga dinanalig sa Kanya. Subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi ikaw ay puputulin. Mabuti ang Diyos sa tao mabuti. Eh, paano kung hindi ka mabuti sa Kanya, sa Diyos? Alam kayo mabuti pero lang hindi. Sabi pa dito sa Roma 1:18, mahayag mula sa langit ang putang Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan kasamaan ng mga taong sumisil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Nampupot ba Diyos? Marunong manggalit ang Diyos eh. Pero ang katulik at katulik ko, puro kung sino magpagpalain ng Diyos, lumapit kayo sa Diyos. Napakabuti ang Diyos. Puro pagpapala, pagpapala. Ang Diyos po tayo, talaga tayo pagpapalain. Bakit? Kaya nga sinaparito upang magpala, magbigay ng kaigaya-igaya buhay at ganap na buhay. Yun ang plano ng Diyos. Eh bakit mo lang sakang buhay natin? Bakit mo lang sakang? Ganyan pa rin tayo. Simba ng simba tayo kuminsan. Ayan. Ang pagsimba po ay katungkulan lamang ng tao na magsimba. Katungkulan lang yun. Kaya nga po ang Diyos ay may tinitingnan sa mga anak niya. Kung tunay na tayo sumasamba sa Kanya na may kabanalan. Ang sayo pa rito. Sa Ezekiel 5:13, pakita ko pong galit ng Diyos. Sabi, ibubuhos ko sa inyong aking galit
hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madaman ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyo na kung si Yahweh ay marunong magalit dahil sa matinding paninibugo. Naninibugo po ang Diyos eh. Nagsisilos. Lalo doon sa mga katuloy ko nagsumasama sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po, sabi ko kapag ako po nangaral, ang pare po ang promotor ng kasalanan ng tao eh. O baka dito ba yung nagpapare? Oh. Ang pare kasi, pag nadestino sa isang lugar, may dinadala ng rebulto. Ilalagay niyo doon sa church niya, sa chapel niya. San Antonio, San Vicente, San Bartolome. Yung gagawin doon para yun ang pinaka-santo niya. Ngayon ang tao, nakita nakakalungkot. Ito ang ating mga kumbayan. Naghahanap pa ng Diyos. Yung, naghahanap pa. Samantalang mayroon ng Diyos. Walang ibang Diyos na ibigay sa sinong ng langit na dapat ikaligtas ng tao ang pangalan sa Kristo. Ibig naghahanap pa sila. Hindi naman natin niya sinasambay. Yung Diyos-Diyosan. Sa akin din, hindi obra yun. Na hindi siya sama. E bete pinipista. Sa pagdarasal, ang promotor sa pagdarasal. Nangunguna, ang pare. Oh. Pater, ba niya tayo, tinitira ng mga bagay. Bete natin siya sama ang Diyos-Diyosan. Hindi naman natin siya sama yan. Ginagalang lang. At sa akin din pwede yun. Hindi mo siya sama yan. Pinipista. Pinaprosesyon, pagdarasal, pare ang promotor. Oh. Kaya sabi ko, ang kasalanan ng tao sa umpisa pa lamang, pare ang bibigay. Ako po hindi natatakot mangaral eh. Yeah. Pare, pati pagdarasal, huwag kayo magdarasal lang paulit-ulit. Ulit-ulit. Huwag yun ang marina po, puro kang rasya. Samantalang si Virgin Maria, dinudyos na rin. Samantala dito, ang bayan sa Kristo, nananalangin din eh. Ang puso ko'y nagpupuri sa ating pang Diyos na aking tagapagligtas. May tagapagligtas eh, si Virgin Mary. Nagpupuri daw, lagi sa Diyos na tagapagligtas. Kaya nga po ako, ayun nga, sabi ko nga po sa inyo, tinawag ako ng Diyos. Para yung mga mali na aral, aking tama. Si San Pablo po, kung alam nyo, judisim yun eh. Hudismo. Number one, manghuhusig. Kritiko sa mga Kristiyano noong panahon. Noon. Pero, umalis siya sa pagkano, judisim. Naging tagasunod ni Kristo. Yun. Si San Pablo po, ibang religion yan eh. Judisim. Kaya kapag nangakatuloy ka, sincero ka, San Pablo, aralin yung judismo eh. Umalis siya. Ako kagaya ko, umalis ako sa pagkakatuloy ko. Lumalakad akong palon, papuntang altar. Kaya ipagsikisikan ako dyan sa Quiapo, pag malaraw. Meron naman pala yung tiyatang si Mara Santa. Walang kabulan yun. Meron pa si Mara Santa eh. Meron tayong ginagarap ng Simana Santa. Walang kabulan yun. Meron akong kausap din kahapon. Nagkakandak na sila ng couples for Christ. Couples for Christ. Sa loob na nalas ng linggo, nag-ipon-ipon sila. Samantalang aral sa mag-asawa, mahalin mo ang asawa mo. Ibigin mo ang iyong asawa. Gaya ng pag-ibig siya ng sarili. Ilan mga aral sa mga mag-asawa eh. Huwag kang mga ngalun niya. Yung mag-isip ka lang ng babae, kasalanan na eh. Kasalanan na. Sabi nga sa Papa, wala akong pinaka-isip tuwi na, kundi malinis ang aking budi, sabi rito ni San Pablo. Gusto ko lang yung malinis ang aking budi. At saka sabi sa Biblia, mamuhay kayo tulad ng pumumuhay ni Jesus Kristo. Namumuhay ba tayo tulad ng pumumuhay ni Jesus Kristo? Nakakalungkot po. Yung pagsimba po ay
Katungkulan lang po natin yan eh. Katungkulan natin. At sa kayo, tayo mga Kristiyano, dapat malaman natin itong pinaka-importa rin sa ating buhay. Na tayong Kristiyano, ay sabi dito, pakanasayin daw natin makapaghayag ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, makapag-akay tayo ng tao. O ngayon, simba ka ng simba. Kung araw ng linggo dito, lumilipas, araw, buwan, taon, puro simba, simba. Ang tanong, may naradala ka bang kaluluwa sa harapan ng Diyos? Hindi. Asay pa, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon. Kaya rin sisipag. Wala. Yung pagsimba, katungkulan mo lamang yung magsisimba ka. Tayo, ng mga born again, katungkulan natin ito, magsimba, kung araw ng linggo. Ang tanong, nagagamit mo tayo ng Panginoon? Oh. Sana si Pastora, maraming mga kapasakasama rito na may sipag maglingkod sa Diyos. Say, magpagasipag kayo sa gawain sa Panginoon. O, oh, sino sisipag niya? Tasa kamay. Mga kasama ni Pastora, ayaw mong taso. Kapag hindi mo sisipag ko. Kita mo, patungkol sa Diyos, malayo ang puso ng mga tao. Ayaw magtaso ng kamay. Basta simba lang kung araling ko. Katungkulan natin niyo. Ako wala ko pinibibiti kundi mag-aral ng salita ng Diyos. Makakay ang mga tao, mga isang jeep na mag-aral po ako ng malikod. Sa bus na mag-aral po ako. Inaakay ko yung mga tao sa mali. Para ba may muta ka, naturalism yung muta mo. Mali. Nilalagay ko siya sa totoo na aral. At sa katulad nga pa sabi ko sa inyo, ang gusto mo natin, puro pagpapala, pagpapala. Gusto mo niya pagpapala ng Panginoon, lumapit ka sa Diyos. Hope 36.11, tayo pagpapala ng Diyos. Hope 36.11, pakinggan niyo po. Kung sila'y makinig at sa Diyos ay sumunod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulog. Pasasaganahin po kayo ng Diyos. Pero susunod kayo. Susunod. Ako kagaya ko, sumusunod kami sa Diyos. Alam niyo po, yung baboy namin ang tinanong. Nagalaga kami ng baboy. Sa ako nakakita. Pag nanganak yung baboy namin, 15, 16, 14. Ang dami! Magpapala ng Diyos yun. Nang nabubuhay pa yung Diyos ko, nagalaga ng baboy. Nagalaga siya. Tapos, nagpaano siya? Kung kanin-kanin nagpapalaga, pagpasukan, nagbibinder ng mga biik. Pinag-aral yung anak ko, medicine. Yung anak ko, medicine. Dalawang taon na lang, tapos na. At sa kanyang mga lingkod eh, galing po sa kapala, hindi pandurugas, galing sa kustom. Bininta namin yung baboy, nagpatay ako ng bahay. Binibinta ko nga ngayon bahay. Dalawa na lang kami sa bahay. Binibinta ko, 1.5. Binibinta ko na ngayon, dahil wala naman akong asawa eh. Binibinta ko na. May papaan pa rin ako. 6 na pintuan. Sa galing yun? Sa Diyos. Kung sila'y makinig at sa Diyos ay sumunod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y lululot. Palagpagan natin ate po rin. May pinagsunod ng Diyos sa tao. Tayo mga bunagin. Alagay, simba ka na simba. Wala ka namang ginagawa na ukol pa sa Diyos, nagkawain. Sipag na naukol pa sa Diyos, wala. Magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon, sabi. O, ano yung sisipag mo? Hindi ka man nangakay ng tao na madala sa Diyos, wala. Yun. Ito nga pala pandisyon ko sa mga maka-Diyos, lingap ka po sa moralita. May papakain ako ng mga bata. Chicken luka with one hard-boiled egg.
Yung mahirap. Ngayon, magtatayo naman ako ngayon. Samahan tatay, nanay, byudo, byuda na maralita. Yung mga mahirap, mga byudo, byuda na maralita, walang trabaho. Magkakandak pa ako ng galing ako sa showbiz. Magkakandak ako sa kanilang mga kantahan, pasasahin ko sila. May premyo. May premyo. Pasik laban awit, siyempre, may edad ka, kakanta ka, may premyo. Ipinirehistro ko sa ngayon. Siguro, siyempre, ipinirehistro ko lang. Para sa mga byudo, tatay, nanay, na marunong mawit. Ayun. Ganoon po ngayon, mga lingkod. Patuloy po ako naglilingkod sa ating Panginoon at patuloy ako ginagamit ng ating Panginoon dahil kung paano malugod sa ating buhay. Ganoon po ngayon, mga lingkod. Kaya, ako'y nagpupuri sa Panginoon sa araw pong ito na nakapiling ko kayo sa kapurihan at kaluwalan ng ating Panginoon at nakasama ko si Pasipag na Pastora. Pero, tama si Pastora magpahinga na ito eh. Pero nakita yun, naglilikod pa rin sa Diyos. Bakit? Gusto malugod pa sa kanyang Diyos. Dapat magpahinga na lang ito eh. At marami pastor na dito, tutulong dito, pero nariyan pa rin. Walang bitin sa buhay niya, kundi paglikuran niya Diyos habang namubuhay. Ang nananatili sa lahat ng Diyos ay mananatili naman sa kanya Diyos. Mananatili ang Diyos kasi sister. May matay man siya, sigurado, kasama ang ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. Dito lang po tayo nagtapos dahil at least palagay ko naman eh, napagpala tayo. Napagpala ba tayo? Palagpakan natin ating Panginoon. Puri lang ating Panginoon. At least eh, marami pala akong magkasamahan na rito na nagmamahal sa Diyos. Taka San Mateo. Ayan. Dati kasama ko ng San Mateo, ayun, kulungan na nakakarala ko. Pero ngayon, at least mga kapatid ko nang kasama ko rito. Amen ba? Okay, purihin ang ating Panginoon. At magandang hapon po sa inyo. Manalangin lang po ako bilang pagtabos sa aking mensaheng, maikling mensaheng ito. Amin naming Diyos, buong puso ko ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan ka na kailangan. Sa iyong pagkasama-sama ang aming mga kapatid nito, O Diyos. Salamat sa iyong itinagal dito, Pastora Panginoon. Manging magpastor, kasama sa pastor mo, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, naway. Patuloy mo siyang gamitin. May tulad mo po sila sa mga dating mga apostolis, sa mga unang paraon. Mga lingkod mo, O Diyos. Maging patutuan kanilang buhay. Makita ang kaningan mo at kapangyarihan mo sa kanilang buhay. Lalo na po sa buhay ni Pastora, O Diyos, na walang mitingin sa kanyang buhay. Ang may paglingkod niya, ang kanyang buhay siya, O Diyos. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, pinupuri ka namin, dinanakila ka namin, at nawa na luwalhati ka sa iyong buhay sa aming pagsama-sama ito, Panginoon, ngayon. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, ito po ang aming pagsamang dalangin. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. So good to me. You came and found this orphan, and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past, and you never count my sins against me. No, thank you, Lord.